Ibinunyag ni suspended Congressman Arnie Teves na plano siyang ipapatay ng dalawang mataas na opisyal ng pamahalaan. Pero tinawanan lamang ito ni Justice Secretary Boying Rimulya. May ulat si Luisa Erispe. Tinawag na isang kalokohan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang sinabi ni Congressman Arnolfo Teves Jr. na may dalawa umanong opisyal na gustong magpapatay sa kanya. Sabi pa ni Rimulya, hindi rin nakakatawa ang mga nangyaring krimen. Wala yung kalokohan yun. Kalokohan yun. Ang namatay sa Negros, Sham. Sabi niya nakakatawa raw yung ginagawa namin. Ano nakakatawa ron? Nakakatawa ba yung namamatay ang 9 na tao tapos nasasaktan ng 17 pa dahil sa isang utos ng isang tao? Hindi nakakatawa yun eh. Nang tanungin naman si Rimulya, ano ang reaksyon niyan na inuungkat ni Teves ang dating kaso ng anak niya sa drugs para hindi siya pagkatiwalaan ng publiko, ang tugon lang ng opisyal. No reaction. Ano yan? Yung mga tao nga na may tinatago, ayaw humarap. Ano yan eh? Flight is an indication of guilt. Base naman sa kanilang monitoring, nasa Cambodia pa rin si Teves. I think reliable information ni, ano, ni Senator Villanueva na sa Korea. Pero pag ganun, babalik-balik siya ng Cambodia. Samantala, si dating Bucor Chief Director General Gerald Bantag, anya may whole departure na. Naniniwala naman si Rimulya na nasa Pilipinas pa rin si Bantag, pati na rin si dating Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Pagka nag-issue na warrant of arrest, dumarating kagad sa immigration yan. Meron pong kopya ng immigration. Luisa Erispe, para sa Bayan.